ang malalalim. At ang sapa, ito yung tuyo na. Dami oh. Dami. Dami hipon. Ito na. Dami talaga oh. Dami dito sa ilalim. Nandito na kami sa area kung saan ito yung sapa na nakita namin na mayroong hipon. Bale, nandito na tayo sa panahon ng tagtuyot o summer na talaga. At yung mga sapa na karamihan dito sa amin ay wala ng tubig. At itong isang ito, ito na lang yung sa hanay ng sapa na ito, ito na lang yung nakikita namin na mayroong tubig. Kaya yung mga hipon ay naipon dito. Ang malalalim. Ayun, madali. Isa, maliliit. Tumatago siya sa mga bato. Nakaalpas pa. Dudong. Ay, putik. Nakawala pa. Nakawala. Nako, ay basa na siya. Kaliliit. Pati yung mga maliliit ay kinukuha namin dahil sa mga susunod na buwan o sa mga susunod na linggo, ito ay talagang maiiganan ng tuluyan. At pasaan sana, pag naiga ito ay mamamatay din naman yung mga maliliit. Kaya kahit maliliit ay talagang kinukuha na rin namin. Dahil nga wala silang daming suksukan dyan. Kaya pag kinakapa mo siya sa mga butas ng batong, nakukuha mo talaga siya. Malaki oh. Malaki na. Pwede na yan. Mapapansin nyo po yung mga hipon po ngayon maiitim na. Kaya dahil pag yung maliit na talagang tubig, nagiging kulay itim yung balat niya. Putik na yun. Hindi tulad sa mga pag mga bagong baha, kulay kayumangge. Yan. Ay. Nawala. Ayun. Nawala. Bulit ko to ah. Laki oh. Naku-corner na sila. Corner na. Ayos. Matapos yung kalahating oras namin na pangangapa doon sa ilalim ng tulay, sa sapa na nasa ilalim ng tulay, ito na yung mga nahuli naming mga hipon. Ang iitim na ng mga hipon kasi nga yung tubig ay paubos na. Yeah, pwede na. Pumunta kami dito para kumuha ng kawayan at yung mga kumuha kami ng pating mga lulutuin natin. At yung mga lulutuin namin ay dito sa kawayan namin lulutuin.
mga bidyong ginagawa natin, ngayon lang namin susubukan na magluto sa isang kawayan. At tiwala naman kami na magagawa naman namin ito ng tama. Atin itong butas ng ano. Okay na. Okay. Parang maliit ah. Dito sa mga kawayang ito, ito yung gagamitin natin para sa pagluluto. Isa sa kamuti at isa sa hipon. Ayun. Okay na? Okay na. Yeah. Lagay natin siya dito sa malalaki. Sarap niya. Sarap. Yung tatlong kawayan na paglulutuan natin ay siguro ay enough dito sa mga lulutuin natin tulad ng dito sa kamote, sa kamote at sa hipon. At kanina habang gumagawa kami dito ni Uncle Mac, ay pumunta kami doon at nakumuha nga ng dahon ng saging, ay may napansin ako dito sa daan, doon sa pinagdaanan namin, na itlog. Hindi ko alam kung kaninong itlog ito. Siguro ay may mga gala na manok at dito sila nangingitlog. Tara, silipin na din natin. Ano Uncle Mac, kanino kayang itlogan ito? Baka, hindi itlog ng manok yan. Posible rin hindi. Pero ayan, silipin na rin natin. Itlog ng ibong lalaki dito. Ayan o. May tatlong itlog dito na siguro yung manok ay sumimple lang na umitlog dito. Hindi ko alam kung manok o kung anong klaseng ibon man ito. At ito ay nagpakita sa atin, ay lutuin na rin natin. Ito. Kung masya sa butas. Wow. Hipon. Yan. Lagyan natin ng tubig. Okay, inap. Yun, kasya. Kasya? Kasya. Kumasya. Salamat dun sa ibon na nangitlog dun sa malapit dito sa area na pinagpwestohan namin. Hindi kaya itlog ng sawa ito. Lagyan natin ng tubig. Yan. Nap. Masinit. Kawayan.
Ay. Luto na? Luto na. Ayan. Luto na. Okay na. Itlog at kamote. Itlog at kamote. Luto. Matulog na. Okay. Luto. Oh, yung bitak-bitak ko. Yan, oy. Wow. Mm. Imaw ito. Mm. Kamote. Luto si kamote. Yung unang binuksan natin ay yung kamote. At base sa kurot-kurot lang natin na ganyan, nalalaman natin agad kung luto talaga o hindi. Kita mo na bitak-bitak pa, oh. Luto talaga. Then masarap talaga ang kamote. Yun. Lumabas na ang isa. Oy. Luto. Luto. Ito ang itlog ng sawa. Ang iniisip lang namin, baka ito ay itlog ng manok at kung sino man ang may-ari. Eh doon naman ng itlog sa medyo gubat. Kaya ayun. Siguro naman ay siguro yung may-ari kanyan ay ano, tawag dito, ligaw siguro yung manok na yon. Wild chicken. Parang may angkan siya dyan na, parang may angkan siya dyan na sinisipat, ah. Gumulong. Hindi, luto naman to. Hindi na to. Wag. Luto yan. Oh, ha? May parang kukunti na. Uy. Ito at natapos na nga natin lutuin yung mga niluto natin, yung itlog, yung kamote at saka yung hipon doon sa kawayan. At tagumpay tayo doon sa unang try natin na magluto sa kawayan na yon. At kanina medyo kinakabahan ako dahil nga syempre pagkain ito baka nga mahilaw. At base naman sa aming kilates doon sa mga niluto namin, ito naman ay talagang niluto ng gusto, di ba? Okay. Naluto naman. Kaya ngayon, syempre kakain na tayo. Tayo muna ay tayo po ikakain na. Pero bago tayo kumain, yung lagi natin ginagawa ang ipagpanalangin yung mga pagkain na ating tatanggapin. Let us pray. Panginoon, thank you po sa oras na ito. Salamat Panginoon sa pagkain, sa mga biyaya na ito na nasa harapan namin. I pray na ito po inyong linisin. Pagpalain Panginoon, magdulot ng lakas sigla sa bawat isa. Salamat sa mga biyaya na patuloy niyo pong inaabot. Ito'y amin dinatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Tira. Sabi ka? Oo. Ayusa. Uy, kamote. Ito. Good. Magatong intakib mo sa anong ikahedit lang. Ina na. Kain tayo ng kamote. Kasong init. Luto eh. Pero kanina ako lumak, ano sa palagay mo, nagdadalawang isip ka na baka mahilaw ngayon niluluto natin? Ngayon lang kasi ako naka experience ng ano? Yes. Luluto sa kawayan. Oo nga. Maging ako ganun din. Pero tulad nga ng sinabi ko, ito ay naging tagumpay. At syempre, siguro sa mga sunod na mga video natin, yun ang gagamitin natin. Mas mong luto. At muli po, marami pong salamat ulit sa inyo sa panonood ng mga video na ginagawa natin. At matapos namin kumain, busog, uuwi na kami. At tayo ay natutuwa sa mga bagong subok natin, bagong subok na kaalaman.
Actually, talaga nakakaluto naman talaga sa kawayan. Ay tulad nga po na sinabi ko, first time namin gawin ito at ito naman ay naging matagumpay. At muli, ang kasama natin ngayon ay si Uncle Mac, isa sa mga kababayan natin dito. At lagi nating nakakasama din minsan sa vlog, sa mga video na ginagawa natin, mga nauna pa nating mga video. Ano sasabi mo? Kain tayo ng hipon. Yan, mountain. Sunod ulit. Hanggang sa susunod po ulit ating video. Maraming pong salamat sa inyo. At pagpalain po tayo lahat ni Lord. Bye-bye po.